Okay. Okay. Kahit naman saan ngayon, ang gulo mo. Tokyo na naman. Doon daw ako, request niya. Sorry ka? Yeah. Okay. Ang ganda naman ang ilaw mo ngayon. Game? Okay. Ang game, maraming natuwa ang mga netizens sa good deed na ginawa mo. Yung binigyan mo ng motorcycle. Ah, so yun ba? Oo, kwento mo nga. Oh. I-driver po namin. Kasi, oh, oh. Actually, sa totoo lang po, last year, Kuya Jericho. Sige lang, oo. Oh. Dapat po talaga last year ko pa pinaplano yun. Kasi, ilang buwan ko na kong naririnig every time na uuwi siya ng Antiporo sa family niya after ng trabaho namin. Laging pumapalya na yung makina ng motor niya. So, minsan hindi na siya tumutuloy. Tapos, nababanggit niya sa akin na natatapura daw po yung anak niya kasi nga nagpa-promise siya lagi na uuwi paggabi kasi hindi naman nakaka-uwi. So, ilang beses siyang tumirik sa daan. So, kumabalik ng bahay kasi nga ang Antiporo malayo sa amin. So, yun parang nung nakita ko kung paulit-ulit na gano'n, sabi ko, nag-isip ako na ano kaya pwedeng magawa ko naman para sa taong ito. Palagi din namang pagod kasi siya ang lagi kong kasama. Kasi lahat ng trabaho. So yun, sabi ko, bakit hindi na lang siguro motor ang maibigay ko since yun naman po ang laging kailangan niya talaga. So yun, hanggang sa nagpatulong po ako sa mga kaibigan ko, nung una, ang bala ko nga po sana installment. Ito totoo to, installment. Kaya lang yung isang kaibigan ko po, hindi na-aprobahan kasi wala siyang work. So dapat daw ang mag-i-inquire sa kanila ay yung may trabaho. Tapos sabi ko, sige, i-cash na lang natin para mas makamura tayo. Kasi pag installment po, di ba, mas natudoble pa po yung payment at yung price nila. So yun, hanggang sa ano po yun eh, parang wala po akong trabaho nung araw na yun. After namin nag-grocery, sabi ko sa mga kaibigan ko, samahan niyo ako, bili tayo ng motor ni Kuya Boy ngayon. Sabi ko kay Kuya Boy, may gusto ko bilhan na kamag-anak ko ng motor, kaya wala akong alam sa mga ganun, kung anong model yung maganda, kung anong tatak yung maganda, yes. Hanggang sa, sabi niya, ma'am, may alam po akong bilihan, ganyan, kung gusto yung samahan ko kayo. So ako naman, natuwa ako kasi sabi ko, ito na yung chance ko para ma-surprise ko siya. Hanggang sa nakarating kami malapit sa bahay namin. Sa Commonwealth area din po yun eh. Tapos, grabe, yung pagbaba niya palang nasasakyan, nakita niya yung maraming motor. Alam mo yung tuwang-tuwa talaga siya, kahit alam niya hindi kanya. Pero, nag-enjoy siya sa pagpili. Sabi niya, ma'am, ito, mas matipid sa gasolina to. Mas mura pa kaysa sa ganyan. So, hanggang sa tagal-tagal po namin nag-iikot doon. Tapos, binigay na sa akin yung susi kasi nabayaran ko na. Sabi nung driver po namin, ma'am, paano po yung madi-deliver sa bahay at kukunin niyo po yung susi? Tama naman, di ba? Kasi ang alam niya hindi kanya. Kasi hindi na ako nakasagot. Sabi ko na lang sa kanya kasi sa'yo to eh. Tapos yun, parang... Ano reaction? Sabi niya, ma'am, huwag niyo na akong biruin. Kasi alam niya, palabiro ako. So akala niya talagang nagjo-joke po ako. Hanggang sa nagpalakpakan na yung ibang staff ko nung shop na pinagbilhan namin ako. Yung nakakatuwa lang kasi hanggang ngayon eh, ilang parang 1 week na po ata ay nakalipas nung naibigay ko yung motor. Hanggang ngayon, parang lagi niyang sinasabi na wala doon ibang tao yung parang nakaisip na gawin sa kanya yun kahit sa mag-anak niya. So parang ako naman, parang siguro talagang ginamit na lang din po ako ng Diyos para kahit papano, mas lalo siyang mag-uli sa work niya, para sa family niya ngayon. Okay. So ang gano'ng pinagkakabalahan mo ngayon bilang singer, ano yung mga abangan namin sa'yo? Ngayon po, actually, ang dami po namin pinaplano ng mga collaboration, okay, ng mga kanta, original songs, sa iba't ibang composer gano'n. Saka ngayon pong siguro mag-uumpisa ngayong last week ng Feb at March, meron po kasi kami inihandang movie from Mother Lily po, under legal films ulit. At meron din isang movie po na inaalok sa akin. Pero hindi ko pa po pwedeng sabihin Pero parehong maganda siya. Sa totoo lang, parehong maganda yung pelikula kasi nabasa ko na po yung script pareho. At sana magawa ko ng maayos lahat at matapos ko ng maayos. Pero yung isang movie kasi, kompleto na po yung cast. Yung isa, hindi ko pa po alam po sino yung makakasama ko. Yung pay Mother Lily ba, rom-com ba ito ulit? Ano rom-com klase? Po, yes. Kami nila Sam Milby. Yes. Paborito mo si Sam Milby, ano? Parang paborito ni Mother Lily si Sam Milby. Oh. Yung, tsaka, hindi ako. Yung, joke lang po yun. Joke lang po.
Tapos may mga makakatrabaho din po ako sa kabilang network, mm. ibang artist po. Mm. So exciting po at nakakatuwa na hanggang ngayon inagtitiwala pa rin po ang Regal Films na bigyan ako ng mga movies na gusto nilang ako yung mag-review. Okay. Babalik daw yung I Can See Your Voice. I Can See Your Voice. Nakakalungkot po ano. Oh, kasi, babalik daw. Kasi nung nag-taping po sila nung last episode, wala ako nun kasi nagkasakit ako. Pero hopefully po, yun din talaga yung narinig ko kasi sana magkaroon po ng season 2. At ang dami kasing natuwa sa show. Saka hindi lang din dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Every time na pupunta po ako, nag-show sa ibang bansa. Binabanggit. Yes, tuwa-tuwa po sila sa I Can See Your Voice. So sana po magkaroon ng season 2 yung show. Okay. Angge, dahil sa ano no, sa social media account mo, hindi ka naman pinopost mo naman yung mga masasayang moments ng buhay mo. Ang daming natutuwa niyo sa yung bonding niyo ng nanay mo. Yung kahit nasa pa, na sinasama mo siya. Yes po, kasi after po, diba, sabi ko nga po sa inyo, nung after na-operahan ng mama ba, 2011 po, after ko nanalo, before ako nanalo, talagang yun talaga yung gusto kong gawin, na sana hanggang kaya po ng mama ko, may chance naman din po ako na maisama siya, sana magawa ko hanggang kaya niya pa. Kaya lang nung time na yun, hindi po talaga pinayagan ng doktor kasi hindi pa po ganun kagaling yung operasyon na ginawa sa kanya. Okay. So kasi naghintay po ako ng 1 year, 2 years. Tapos after nun, pinaalam po ulit sa doktor ni Mama Bab, pumayag naman na pwede na daw po siyang mag-out of the country. So sinulit po, kahit medyo malapit lang, nag-upisa kami ng Hong Kong, Korea, at Dubai. At ngayong taon, sana nga po matuloy yung pinaplano ko na maisama naman siya sa US at sa Europe. Kasi ang Europe po talaga ang gustong-gusto ng Mama Bab. Kasi alam niya nandun ang po sa Italy. Okay. So sana, yun po. Love life, kamusta? Sa Italy. Hindi sinagot ko yun. Wala lang. Ang love life, ganun pa rin. Wala pa rin po akong maisagot kasi sa ngayon talagang gusto ko lang magtrabaho pa hanggat may mga trabaho ko na ibibigay sa akin. Although may mga nawawala, pero alam niyo po yun, minsan kailangan mo na lang talagang harapin yun eh. Kasi as long as magiging malungkot ka, parang kakainin ka na talaga ng sistema, parang ganyan. So ako, gusto ko lang pong i-enjoy lahat yung mga trabaho yung pinagkakatiwala sa iba't ibang mga tao. Nabanggit mo kanina yung collaboration sa ibang mga artists. Kasama ba din ang collaboration with Ate Reg? May ganun bang plano? Kung ikaw masusunod? Opo naman. Hindi mawawala sa listahan ko si Miss Regine. Oh. Pero kasi ang gusto ko po sana medyo iba sa mga kanta rin po na nagawa na rin namin before ni Miss Regine, lalo sa mga concerts po. Gusto ko sana yung talagang magugustuhan ng mga yung mga millennials din at iba't ibang mga tao dyan. Okay. Ng mga tao. Okay. Okay na? Salamat. Thank you.